Yo, what's up, mga ka-idol? George Kiano here again, the car loan expert. At nandito na naman tayo sa loob ng Ford Libis. At ipapakita ko sa inyo itong mga units available dito na we're in ready for release, mga ka-idol. Just in case naghahanap po kayo ng mga pickups, particular for Ford, mga ka-idol. Nandito po yung mga available lineups natin. Yung nasa unahan, yan po ang XLS. Ito pong pangalawa is yung Sport. Ito naman po ay ang 4x2 na wild track. And then this one, ito naman po yung 4x4 na wild track. So maraming differences when regards to specs. Pero syempre, kung ano lang yung visible na makikita natin dito, yun lang itatakil natin, mga ka-idol. So umpisa natin magmula doon sa XLS. Anyway, meron tayong price increase starting this March. Dito sa XLS, nasa around 15,000 yung price difference. And then dito naman po sa Sport and Wildtrak, 20,000 po yung price difference natin compared po dun sa dati. So ilalagay po natin dito sa video yung price nila dong dati at ngayong March na parating. While dun sa XLT, hindi po tayo nagkaroon ng price increase. Okay? So, ito yung XLS natin. Ito yung base model natin, mga ka-idol. Ayan. Hindi ito standard, mga ka-idol, ha. This one is accessories lamang. Ito po yung kanyang price. Okay? Ayan. So, naka-C-clamp po siya. Tapos, bulb type po yung kanyang headlight. And then, meron siyang abang para sa kanyang fog lamps. Premium plastic yung kanyang front grille. Same design po ng Sport. Pero syempre, ito po yung ating higher model, ano. And then pagdating po sa side, ayan, ito po yung kanyang mag wheels. Ginamitan po ng Bridgestone dualer. And then yung kanyang size is 16-inch alloy wheels. Ayan. And then, premium plastic yung kanyang step board, naka-lip spring, and then trailing drum yung kanyang rear brake. Bulb type naman yung kanyang tail light. And then, walang lock para dito sa kanyang lift gate or tail gate, sorry. Tail gate, ayan. And then, wala din po siyang tawag nito yung kanyang bed liner. Ayan, idol. Medyo may konting kabigatan lang, ano, dahil wala po siyang mechanism dito sa bandang ilalim para mas madali pong mailift. And then let's take a look dito sa kanyang interior. So ayan, it's made of premium plastic. Tapos combination po ng upholstery po ng leatherette. And then pagdating po sa dashboard, same design naman po ng ating mga higher model, but of course present po itong ganitong klaseng kulay ng garnish. Then this one is a manual transmission, 6-speed po ito, tapos yung reverse niya nasa taas po ng first gear or sa bandang left side po ng first gear. At ito po yung kanyang infotainment. And then manual po yung kanyang upuan. Tapos ginamitan po ng fabric seats. Ayan. So sa mga nagbabalak po kumuha ng pickup for business purposes, narito, mga ka-idol. Post ko po ang price ng Ranger XLS. According to my friend, very nice daw po ang unit na ito dahil sobrang tibay, sobrang tipid sa diesel. Okay, 170 horsepower ito, mga ka-idol, ha. Same din po ng ibang mga 4x2 na engine natin. Okay, then next, dito naman tayo ngayon sa Sport. Okay, this one is a 4x4 na Sport model, mga ka-idol. Okay, C-clamp din siya. Meron siyang DRL dito. Then LED po yung headlamps natin.
meron din po siyang fog lamps. And ito po yung difference ng wild track tsaka yung sport, mga ka-idol, is yung kanyang design ng mag wheels. This one is also a 18-inch mag wheels or alloy wheels. Machine cut po yung design po niya. Then sa likod po is naka-trailing drum po. Harap is ventilated disc. Sa likod naman ay naka-trailing drum. Okay, same din po yung design ng ating Sport and XLS. Yun nga lang, pagdating po sa side, makikita mo yung kanyang color is, this one is monotone, while this one is two-tone. As you can see, ito po. Okay? Ayan. And then, pagdating naman dito sa design ng kanyang side air vents, ayan, magkaiba po sila ng design. Ito mas sporty. Ito naman ay same as XLT. Pagdating po sa interior, ayan, naka-leather seats po tayo, mga ka-idol, pero still manual na swivel type. Okay? Leatherette yung ating armrest dito sa door panel. Tapos yung seats po natin is combination of leather and leatherette. So ito po yung leatherette, ito po yung leather. And then ito po yung kanyang dashboard at ito po yung accent para sa model na ito. Then meron tayong controls para sa ating steering wheel. 6-speed automatic, mas meron tayong plus and minus. Okay? 2H, 4H, 4 low. At ito po yung ibang controls natin. 10-inch yung ating infotainment, touchscreen po 'yan, mga ka-idol. Apple CarPlay, Android connectivity. Okay? Ito naman yung rear seats natin. Meron siyang dark gray accent dito, tapos leatherette po yung dito. Meron tayo itong bottle holder. Still leather and leatherette po yung ating rear seats. Then meron tayong 12-volt socket. Tapos cubby hole dito. Sabitan po ng ating mga hangers. At narito po yung bed natin. Ayan. Standard po sa model na ito na meron siyang bed liner. And then standard po sa mga Rangers natin na meron tayong rear mudguard at front mudguard. Then lip spring, pareho yung suspension natin ng lip spring. And then pareho din po na naka trailing drum. Pagdating po sa likod, LED combination tayo ng bulb type. Tapos ito po yung 4x4 natin na badge, sport badge po natin. Okay. Then dito naman tayo sa wild track. Ayan, mga ka-idol, yung difference ng wild track tsaka ng sport. Okay. Medyo hindi sila masyadong magkalayo, ano, almost the same. Pero as you can see, pagdating doon sa kanyang roof, yung isa may roof rail, yung isa naman ay wala. Pagdating naman sa gulong, ito ay single tone, ito ay machine cut na matte black finish. While ito naman ay parang gunmetal gray. Ayan. And then pagdating naman sa kanyang step board, ito po ay premium plastic. And then ito naman po combination of stainless and premium plastic. Then sa rear brake, ito po ay ventilated disc brake. Let me check. Okay, ventilated disc brake. And then ito naman po is trailing drum. Ayan, mga ka-idol, ha. Then pagdating naman dun sa kanyang bed, ayan, so meron siya ditong sport bar. Ito naman ay walang sport bar. Pagdating naman sa kanyang inner bed is ganito po yung tone. Tapos dito naman ay dark gray finish and combination po ng premium plastic. While dito naman, lahat ay premium plastic. Then sa wild track po natin ay meron po siyang lock sa ating tailgate. Okay, and then reverse camera.
with reverse sensor. While doon naman ay wala siyang reverse sensor pero meron siyang reverse camera. Ayan, idol. Okay? Then let's see dito naman sa interior. Ayan, pag wild track, automatically makikita mo na kagad yung kanyang signature na meron siyang yellow stitch sa kanyang mga leatherette na accents, okay? Ganon din sa kanyang seat, yung upholstery niya, it's made of leather and leatherette, tapos meron siya ditong yellow stitch and then also yung naka-embro na wild track. Pagdating naman sa steering, ayan mga ka-idol, ito po yung signature. And pagdating naman sa audio, 12-inch, yung isa naman is 10-inch. Okay? Pareho po silang may controls para sa kanyang steering wheel. And yung kanyang interior naman, pagdating sa ceiling, is all mated with black. Okay? Ito po yung kanyang layout ng kanyang shifter, plus and minus. And then meron siyang electric parking. Okay? Ayan, meron siyang bottle holder. And then ano to? This one is a Ford phone charger or ano ba 'yan? Yung wireless phone charging, okay? Then dito naman tayo sa 4x4 na wild track. So itong nasa harapan po ninyo ngayon ay parehong wild track. This one is a 4x2, this one is a 4x4. So ang difference po nila is ilaw kagad mga ka-idol. Ito po ay naka matrix LED, okay? And then seat lamp, meron siyang front camera and also a front sensor. Ayan mga ka-idol. While dun sa harapan, wala siyang front camera and then wala po siyang front sensor. And then pagdating po sa ilalim, pareho po siyang may dalawang recovery hook. Okay? Ayan mga ka-idol. Okay? And then pagdating sa side, meron din po siyang camera doon sa kanyang side mirror. Ayan, naka 360 camera po siya. And still lip spring and ventilated disc brake yung rear po natin. And then meron siya ditong blind spot radar. Ayan mga ka-idol. And then full LED po yung tail light natin. May susi po yung tailgate natin. Ito po idol oh. Tapos meron siyang mechanism dito para mas madali mo pong may lift yung iyong lift gate. Rear view camera, tapos reverse sensor. 4x4 badge, wild track. And then meron tayo din yung sports bar. Tapos naka shark spin antenna. Tapos body color yung kanyang yung kanyang door handle. So ayan mga ka-idol, walang masyadong difference ano. Except ito mga ka-idol, makikita mo ito. Ayan. Okay? And then power adjust naman yung ating upuan dito sa driver's side. Okay? So ilalagay ko yung price ng mga units dito idol for your references just in case you are planning to buy a new Ford Ranger for the month of March. Ayan. So for the 4x4, ito po ay 10-speed na bi-turbo while ito naman po is 6-speed na single turbo. Ito ay nasa 210 horsepower while ito naman po is 170 horsepower. So ayan mga ka-idol ha.
Sakaling may kursunada po kayong pick up dito sa Ford, i-message nyo lang ako, si George, the car loan expert, at pag-usapan natin ang deal, especially for in-house financing. At syempre, magbibigay din po ako sa inyo ng additional free items kung sakaling magtuloy po ang ating transaction. Okay? Don't forget to like, share, and subscribe.